Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kinarap na ni Roxanne Ginoo ang espekulasyon sa kanyang mga pasa at sugat sa braso na dulot daw ng pambubugbog. Nagpapatrol, Mari Lumawal. Kumalat ang mga espekulasyon kay Roxanne sa pagharap niya sa kanyang fashion launch kung saan nakita ang pasa at sugat sa braso ng aktres. Resulta umano ito ng komprontasyon nila ni Jake Cuenca at iba pang bituing naliling sa ato. Naganap daw ang komprontasyon sa Guam. Ako, nagpunta ako sa Guam para magtrabaho. Really, confrontation. May confrontation daw na naganap. Hindi, nakita-kita kami na yung chance naman na magkausap-usap kami lahat. And wala naman kami issue ni Bea. Pinagdiinan ni Roxanne na tamo niya mga sugat at pasa sa taping ng mga huling eksena sa teleserye niyang Ligaw na Bulaklak na magtatapos bukas. Nilinaw rin niyang tapos na sila ni Jake. Nag-hi-hello lang, ganun. Ganun naman kami kahit sa ASAP eh. Kung mag-uusap naman kami, okay lang. Tapos na naman yun. Sa gitna ng intriga, ipinagpapasalamat ni Roxanne ang pagpili sa kanya bilang bagong beauty symbol. At loveless man, swerte sa karir si Roxanne na susunod na malilinya sa horror projects gaya ng Metro Manila Film Fest entry na Shake, Rattle, Roll at Florinda kasama si Maricel Soriano. Aakapin daw niya ang ano pang pagbabagong darating sa kanya. Ako naman sa karir ko yung maging character actress. Nami kong tiniisa gantong klaso ng industriya, pero hindi naman din ako pinabayaan mga taong nagpuprotektasahan sa showbiz and dasal lang. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balita na kalab sa aming mas malawak na pagpapatrol. 63 days to go, Pasko na. Kami ang inyong Patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.